Attorney Trixie maisiniwala at patungkol sa People's Initiative na talagang araw ang Kongreso ang makikinabang dito at hindi ang taong bayan. Usap-usapan nga rin ang pagsuporta umano ni Tulfo sa People's Initiative at pinagtatanggol pa umano si Tamba na wala nga raw kabalbalan sa pagsulong nitong People's Initiative. Ngunit tila hindi nga nagtutugma-tugma ang mga pangyayari, kaya naman hindi lang si Attorney Trixie ang nagtataka, kundi pati ang taong bayan. Samantala, kung totoo nga ang mga haka-haka patungkol sa isyu na ito, ay tila wala nangang katapusan ang paghihirap ng mga Pilipino dahil sa mga gahamang pulpolitiko. Ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at may init na kaganapan sa ating bansa. Medyo unusual yan. Kasi binoto ka, binoto yung party list ninyo para kayo ay gumawa ng batas. At yung iba pang mga activities na kaakibat ng paggagawa ng mga batas na yon. Katulad ng pag-upo sa mga hearing, pagbigay ng privilege speech, and so on. Kasama po ba dyan ang pagiging communications team ni Speaker Romualdez o ng Kongreso? Parang hindi. Gayon pa man, nire-respeto naman natin si Congressman Tulfo. Pero unusual lang talaga yung sinasabi niyang ganon. At of course, pinagtatanggol niya ang Kongreso at si Speaker at ang sinasabi niya, hindi daw totoo na si Speaker at ang Kongreso ay involved dito. Well, sure, pero kayo po ang pinaka o bukod tanging magbebenepisyo dito sa inyong ay sa People's Initiative, 'di ba? Natural iisipin ng mga tao kayo magpasimuno niyan. Bukod niyan ay may nagsasabi naman ang mga local officials na ang nagtatawag ay mga kongresista or in particular ilang mga powerful na kongresista at tinatanong kung kamusta na yan at kung ilang at nagtutulak pa na kung ilang mga signatures ang dapat nakukuha o dapat makuha. Kailangan daw minimum ng 3% pero dapat makapuno sila ng 12% para tuloy-tuloy na daw. Nakakaloka. O obviously gusto nila yung 12% para hindi na ma-question yung petition nila. Ayan, sabi ni Ma'am Anita Aquino, sinabi na rin ni Erwin Tulfo, ni Kong Erwin noon, na walang impeachment kay VP Sara sa Congress. So, oo nga, gayon po man, ang nadulas dyan ay si Congresswoman Franz Castro, isa pa sa kanilang mga kasamahan doon. Kaya parang mahirap naman kung Erwin, paniwalaan yung sinasabi ninyo. At ang pinipresinta po ninyong ebidensya ay medyo self-serving. Ang sinasabi nyo, comes ako ni Speaker at kasama ako sa pagpupulong, wala naman na pag-usapan na ganun. Talaga? Sure. Sure, sabi nyo pero ito na nga. So tinutuloy pa rin. O bakit tinutuloy? Diba? Kaya ba nilang sabihin, halimbawa, kaya ba ng Kongreso sabihan ng Presidente na huwag na po kayo makialam dito? So, of course, pinanigan ni Presidente ang Senado. Ayon kay Presidente, senador din ako dati. At itong People's Initiative, yung pagkasulat niya, masyadong divisive. Of course, hearsay ang evidence natin dyan kasi ang nagkikwento lang ay si Senate President Migs Zubiri. At si Senate President, kinukot lang niya ang ating Pangulo. So, as far as evidence goes, medyo mahina din yan. Ito sabi ni Phoenix, ang sabi ni BBM, stop na yung PI na yan, pero di rin nila ginawa, kaya mahina talaga siya. So yun na nga, yun ang tanong ko dito sa Kongreso, sa mga nagtutulak nito. Malinaw na sinasabi na ng ating Pangulo, ayaw niya,
malinaw na pinanigan na niya yung ano, yung Senado, pero tinutuloy pa rin. Eh kung matuloy yan, kung maipasa yan, isasabihin na naman ng mga tao, ay, ano bang klaseng leadership yan? Hindi niya kaya mapagsabihan yung mga tao. Sinabi niya kay Senator Migs Zubiri, o ganito, gumawa lang kayong resolution sa Senado at ipa-approve ninyo para pareho na sabay na kayo ng House. At harap-harapan, sinabi naman ni Speaker Romualdez kay Pangulo na, of course, hearsay din po, na susunod daw sila. At may, well, of course, may statement din siya. Ano? At the same time, may isang ibang congressman dyan na nagsasabing successful ang House kasi hindi naman daw gagalaw ang ano, ang Senado kung hindi gumalaw ang Kongreso. O anong ibig sabihin nun? Di umamin sila. Sila yung gumagalaw dyan sa People's Initiative na yan. So, ito yung ano, ang weird, ano? So, ito na naman tayo, hindi sila magkaisa. Hindi rin si, well, okay lang sa atin, hindi sila magkaisa, pero hindi tama yung mga kwento nila. Sinasabi ng ibang kongresista, hindi totoo yan, wala kaming kinalaman dyan. Yung isa naman, yay, panalo ang House, kasi kundi dahil sa amin, hindi gagalaw ang Senado. At the same time, sinasabi ng presidente daw, na well, masyadong divisive yung sa House, ma-water down yung ano, yung boto ng Senado. O ganito na lang, yung simple na lang na ano, na pag-amyenda ng saligang batas. So, eh may napansin ba kayo? Sabi ni Vintigil lahat ng gawain pag nalalay. Pero ito, napansin ba ninyo? Sila lang ang nag-uusap. Kausap ni Presidente si Senate President. Nandyan si, ano, si House Speaker. So, ang tayo yung nakapansin. Kung hindi nyo maano, kung naaalala ninyo, in fact, dito sa Luminous, tayo yung unang nagsabi, uy, itong People's Initiative, gusto nila pala mas mabigat yung powers ng Kongreso at hihina ang Senado. So, parang nagpi-People's Initiative kayo para dumagdag yung power ng Kongreso at halos sila na lang kakayanin nilang umarangkada mag-isa at makapag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas with or without a discussion of the people. And that is something that I noticed. Usap sila ng usap. Hindi tayo kasali sa usapan. Kahit yung sinasabi nila, o yung economic provisions, yan ang babaguhin natin. Teka muna, tinanong nyo ba kami? Did you give us any reason kung bakit, sige, umpisahan na natin to. In fact, ang pinag-uusapan ng taong bayan, unang-una, con-con ba ito? Pangalawa, magpe-federalism ba? Magpa-parliamentary ba? Magaganito ba? Hindi, wala yun sa usapan. Sila, hala, economic provisions. Ito kasi nga, ang naging ano, hindi magandang information campaign nung last administration. To be fair, hindi naman si Presidente Duterte ang nagsulong ng idea na kailangan baguhin ang economic provisions. May mga grupo lang na nagsasabing yung 60-40 kasi, yung 60-40. Parang hindi binasa yung saligang batas. Yung primary protective mechanism yun para dun sa extraction ng natural resources natin. And of course, pinoprotektahan din natin with 100% Philippine citizenship na ang ownership of land. No, pwede yung foreigner kung ikaw ay dating Filipino citizen at na ano, you inherit the property, o dating Filipino citizen ka na meron kang lupa, nagbago ka ng citizenship mo, sa'yo pa rin yung lupa na yan. So may mga rules tayo with that. Ang problema, none of them, they talk about, sige, baguhin natin yung saligang batas, ganito na lang yung paraan. Tapos ang sinasabi na ang economic provisions, where are the specific, exactly what economic provisions and exactly what are you going to do? What are you talking about? What do you intend? Kasi sasabihin ninyo sa amin, i-revise namin yung economic provisions. Bakit? Ano ba ang problema? I-define nyo sa amin kung ano yung problema at ayusin ninyo. Kasi hindi kami bulag, sasabihin ninyo, kasi kulang ang foreign direct investments at chuchuchu ninyo. Kulang dahil doon?
sa ligang batas talaga yung nagpigil dun sa foreign direct investment. Inignore ninyo yung mga presyo ng tubig, kuryente, internet, at kahinaan ng internet, kahinaan ng ating mga infrastructure. Kulang ang roads, kulang ang bridges, kulang ang internet. Ang daming kulang. Kulang nga sa kuryente sa ibang mga probinsya. Paano tayo maghihikayat? Kahit local investors, hindi natin mahikayat na mag-invest. At bakit? Paano ka magagawa ng malaking negosyo? Patay sindi ang kuryente, patay sindi ang internet. At hindi natin maasahan, ito na naman, bagsak na bagsak daw ang presyo ng cabbages. Local yan ha, bagsak daw ang presyo. At bakit? Kulang sa cold storage. Kulang sa, hindi naman mabibenta ka agad yan. Pag hindi mo nabenta ka agad, syempre may magne-negotiate, benta mo na lahat yan sa akin. Ganito. Alam nyo ba na hindi pa umaabot ng 10 piso ang isang ulo ng cabbage doon sa malapit kung saan ng mga farmers. Pero pagdating dito, hala, humahagupit ang, ang presyo. Ayan, sabi ni Ayam Karen, ang mahal sa palengke ng repolyo. Pero doon sa ating mga magsasaka, ay wala pang 10 piso. Kaninong kasalanan yan? Yung middleman na dati iniimbestigahan daw ng Kongreso pero wala naman nangyari. Na sinasabi mismo ng ating Pangulo nung siya ay nangangampanya, eto, paano natin poprotektahan yung mga farmers? Aba, ayusin natin yung logistics niyan. Ano yung logistics? Cold storage, grain silos, farm to market, the access to the markets, direct access to the market. Meron pang binabanggit na we can connect the farmer directly to the market. May internet na, mga ganyan. O ay, nasan na? Nasaan na? Magtatatlong taon na, magdadalawang taon na. Hanggang ngayon, nga pa rin tayo dyan sa logistics system na yun. Buti sana kung hindi yan ipinangako. Diba? Pinangako yan sa atin. Yun, napapatapon lang, sabi ni Ma'am Karen, dito sa TikTok, natatapon tuloy yung mga napaghirapan na patubuin. Palakihin ang ating mga magsasaka. Sabi ni Jeff, sino bang scriptwriter nila? Ba't di tugma ang mga script? Oo nga eh. Nakakaloka nga ito. Parang, tulungan ba namin kayo? Sabi ni Sayo yun, fake news po. Ano yung fake news? Wait ba naman? So sabi ni Piping Dilat, ang theory naman niya ay may imprimatur ang Pangulo dyan. Hindi nawala si Speaker Alvarez nung si VP Sara lang ang dahilan. Sabi ni Ayam Karen, edited yung nanalo sa loto. Oo, kasi yung kalitaryo sa Likod 2023, tama ba? Isa pang issue yan. Nasaan si Joey? So yun po mga kaibigan, si Attorney Trixie Cruz, sabi ko sa inyo guys eh. So marami tayong, ang daming issue po talaga ng bayan na to, pero inuuna nila yung walang... At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila patuloy at talamak nga ang mga kabalbalan sa gobyerno at tila wala rin ginagawang aksyon ang Pangulo sa issue na ito. Ayon nga sa comment ng isang netizen, pababain na sila, hintayin pa ba natin maubos ang pera ng bayan? Marami nang nagugutom. Samantala, para po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo sa issue na ito? Please comment down below.